هل ينبا وانا لانج نيتو؟ Tu mamá, wala kayo ng permanente. Uy, bagsak! Free to play, play to earn. So ito mga lodi yung RC. Hindi po hadlang ang dami para matakot sa kalaban. Dapat ipaglaban ang pinaglalaban. Mali yan kapatid. Anak kita mo. Mga lodi cakes washout po sa inyong lahat. Ang hindi niya inaasahan. Totoo ba yan? Totoo po yan, Lods. Ayan. Oh, wow! Teka, dogs, first time lang natin makasubok ng ganitong server na may crypto-crypto na involved. Yes, mommy, ang dami ng mga pakulo ngayon sa RAN online, kaya maganda matestingan natin ang mga yan. Ah, shit. Teka, dogs, bakit hindi makapag-create ng character? Kasi, mommy, wala po tayong token. So ito mga lodi, simpleng paliwanag lang gagawin natin. So ito ang website niya. So dito ay makikita mo itong kanilang roadmap. Tapos ito naman yung marketplace. So dito ay makikita mo kung ilan ang percent. At ayon, at may play to earn. Ito naman yung info about sa server. So dito ang paraan para maka-earn ka daw ng RCW ay ang daily quest at PvP, which is ang gagawin natin mamaya. Pag pinindot natin dito ay mapupunta ka dito sa website nila kung saan mo i-download ang client at mag-register. At ayan, as you can see, kailangan natin ng 5,000 RCW para makapag-create ng isang character. So ito mga lodi yung RCW, so isa siyang token. May 500k na market cap. Pindutin natin ang trade. At ayan, ilagay natin sa RCW ang 5,000, tapos e-convert po natin sa PHP. So ayan mga nasa 1.3 po ang isang character, pero depende po yan mga lodi sa value ng token ayan. So kailangan mo ng Binance, ng MetaMask, ng PancakeSwap, or kung ano ang pwede dito. Pasensya na at hindi ko ma-explain dito sa inyo ng maayos kung paano mag-connect ng mga ito, kasi hindi ako expert sa ganito. Pero may video ako na mare-recommend sa inyo about sa ganyan. At ayan, mahabang video yan mga lodi, at panoorin nyo na lang itong si Pogi. Wala akong pera dito, pero may nag-scholar or sponsor sa akin. So isa na akong isko. Isko Moreno versus Nice. Ayan, so yung nag-sponsor sa atin ay siya ang naglagay sa account natin ng 5,000 RCW. So sa FB group po nila, pwede kayo sumali at magpa-isko. So ito na nga, at tignan nyo na lang po sa website nila yung mga classes dito. At ayan, ito ang Simalubong. So sabi sa website kanina ay isa ang daily quest sa pwede mo pagkakitaan ng RCW. At ang mga quest na yan mga lodi ay hanggang page 3 po. So almost lahat ng quest ay papatay ka ng mga mobs na nasa quest. So ito nga pala mga lodi ay beta pa lang. Hindi pa daw ito official release, pero kahit beta pa lang daw ito ay pwede ka na kumita. At pagkakaalam ko, hindi na daw marereset yung character or RCW mo. Contribution na lang daw ang magre-rollback. So naka-underwear lang tayo, tapos isang box sa inventory. At ayan. So ayan, may lumiwanag. Ayun mga lodi, naka 50 na tayo na RAN crypto token. So ayan, nasa website na po siya. At ayan itong suot ko na plus 7 set, at weapon ay nandito lang sa NPC na ito. So mayroong expiration po itong suot ko. So dito nagpapa-level na ako at nagko-quest ng RCW, at ang skills ay libre na po, at level at stats na lang po ang kailangan. So dito talagang kaunti pa lang ang mga players, maliban sa beta pa lang ay madami ang hindi sure sa ganitong klase ng server. So isa itong bomber clown sa mga quest para sa RCW na token. Ang mahirap neto pagka madaming players tapos sabay-sabay na nag-quest. Nako, magulo yun. Halimbawa na lang nito. Mawawala kayo ng permanente. Uy, bagsak! Tangin na mo! Baka! Ah!
Oh, fuck. At ayun na nga mga Lodi, so second day ganun pa din po ang quest. Palag-palag na lang sa labas pag may nang PK. In this video, hindi ko po sinabi na mag-invest kayo. Ipinapakita ko lang na nauuso na sa mga RAN online servers ang mga ganito. Mag-self-research po kayo. Tanong kayo sa abogado kung legal ba ito or tanungin po ninyo mismo ang mga admins or developers para tapos ang problema. Pag-isipan po muna ng maigi bago po pumasok sa ganito. Or magpa-scholar din po kayo. So ayun na nga. Free to play, play to earn. So ayan na nga Abiran mga Lodi. So ayan at ito ata si ate ang may-ari or owner nitong server. Ayan may 6 classes po sila dito, yung extreme dapat may isa ka munang character sa loob. Ayan si Malubong ang daily quest pero walang crypto dito mga Lodi. Wala din ako makitang tao dito mga Lods. So maghaating gabi na din kasi mga Lodi, kaya wala na siguro tao. Tulog na siguro. Baka beta rin siguro ito mga Lodi. At ayan mga Lodi, plus 7 na weapon may expiration tapos plus 7 set na permanent. So wala ako nakasalubong, wala talagang tao mga Lods, so dahil dyan. At ayan mga Lodi, Enigma Run Classic. So GCash naman dito. Ayan in-game registration. Ayan so classic server po. So 4 classes lang po. Ayan so nandito tayo sa loob. Nabibigatan ako dito sa tinapay na ito, ilagay nga natin sa sahig, baka may asong makapulot. So ayan wala tayo makitang booster, so magpa-level tayo ng mag-isa. Ayun mabuti na lang saktong-sakto at may isang nagpapa-level. So ang skills dito ay hanggang 157. So level 30 may plus 7 na weapon yung may expiration. Hindi na ako makapaniwala mga Lodi, pati RAN online pinasukan na ng crypto kanina. Tapos ito naman may GCash na. Tapos may SLP pang katabi. Aba! Stop it! At ayan na nga, hindi tayo nakapagpa-level, walang maayos na kasama at inspirasyon. Stop it! Gusto mo ba ng normal na server? Ayan RAN Artifice EP7. Walang crypto, crypto, GCash, SLP at kung ano-ano pang mga. At ayan. Ano yan, bakit may ganyan? Madaming players, hulaan nyo na lang, nasa 300 or 3,000. Oh wow! In-game registration. May mga 5 to 6 classes sila dito. Ay sa wakas mabuti naman sana maka-experience naman tayo dito ng mag-max level. Ayon sa chismis, mami mababait daw ang mga tao dito. Very approachable. Mahilig bumati. So ayun. So ayan. Binati tayo ng admin, wow magaling. At ayan na nga. So ayan. May paunang plus 7 na weapon at armor silang ayuda dito, puro permanent. Ayan, so wisik-wisik muna bago magsimula magpalakas. So ayun na nga at nagsipagdapaan lahat. Thankful ako sa mga tao dito at lahat sila ay mababait. Napaka matulungin. Napaka maunawain. Kinulang lang sa pagiging mapagbigay, hindi kasi tayo binigyan ng gold or item. So ayan na nga, max level na pala tayo. Level 230. At ayan po ang cap rewards natin, plus 9 na weapon at set, puro po permanent lahat. So maghunt ka na lang ng mga accessories sa STP. So ayan. At TW na pala. Hindi po hadlang ang dami para matakot sa kalaban. Dapat ipaglaban ang pinaglalaban. Mali yan kapatid.
Pag madami tumakbo ka,